Pilipino. Mga ano eh, alam nyo, mga parang Pinoy talaga. O, kabayan! Saan kayo? Saan kayo? CS Korea. Ha? CS Korea, Sakmari. Ah, matagal na kayo rito? Bata lang kami. Oh? Saan yung company nyo dyan? Ikaw muna. What's up mga ka-vlogs, me again, I'm back. Stop TV channel, EPS factory worker here in South Korea. So guys, for today's video pala, bago ang lahat, malagayang isang magandang araw po sa ating lahat. Araw ng Sabado ngayon. So mamamalengke tayo, so natulog si Kabulol. So kagising na natin. Medyo gutom tayo, hindi pa tayo nakapag tanghalian guys, kasi masarap matulog pag walang pasok, literal. Kaya naman, nakakasakit ng likod kasi yung katawan mo sanay sa umaga pa lang eh talagang trabaho na kagad, di ba? Gumagalaw, laging hindi napapahinga, tapos pag ganito wala kaming pasok. Minsan pag natulog tayo, ang hirap bumangon. Pero kapag bumangon ka, ramdam mo yung balakang mo, yung likod mo talagang sumasakit, kaya naglakad-lakad tayo. Ito guys, so makikita nyo guys, yung dinadaanan ko, literal na pro factory, mga bakal, mga crane, mga factory yung iba may pasok. Yan, bukas. So, naglalakad si Kabulol. Malapit na yung spring, hindi na gano'ng makapal yung suot natin. Dati talagang may mga balahibo-balahibong pusa tayo dito sa malapit sa collar natin, sa leg na sinusuot na jacket. Yan ang South Korea. Literal na parang mga factory guys. So ngayon guys, ito, pupunta tayo sa palengke. Magandang timing to dahil sa ganitong oras. Anong oras na ba? Yan, magti-3:30 pa lang. So kailangan natin pumunta at mamili kagad. Dahil bakit? Maraming magsisilabasan ng mga EPS worker, mapaibang lahi. So pahirapan sa bulol naman talaga guys, kabulol guys, nabubulol talaga. Pahirapan sa pagsakay ng taxi. Lalo na kung bibili kang bigas, titignan natin kung medyo konti lang yung mga taong nagabang ng taxi. I-try natin na isingit kung makabili tayo ng 20 kg na bigas. So yan guys, yung lupa na nag-yelo ngayon, pwede na. Pwede na pakinabangan. So naghahanda na si Lolo, yun si Lolo. Napapakita ko sa inyo yung gaano ka advantage o gaano ka high-tech ang bansang South Korea, gaano sila ka-advance pagdating sa technology. Okay, so ayan guys, nagsasabi tayo ng basuraan. Pag nagtapong ka ng basura dito, ayan CCTV, may camera. Ayan. Pero kahit na may nakalagay na ganyan guys, eto nagtatapong pa rin yung mga kurikong ng basura. Lalo for you and then, ayan. Bawal magtapon ng basura dito, doon sila magtatapon. Akala ko Pilipinas lang, meron din pala. Pero nice ko ipakita sa inyo guys kung gano'n nila pinagkakagastusan yung ganung basurahan lang guys, simpleng basurahan lang para mahuli at makapagmulta ng penalty yung mahuhulihan na magtatapon ng basura doon. Tingnan nyo, iniwan ko nagsasalita. Guys, titignan natin yung tinitindi nilang hukay-hukay dito. Dati kasi wala to eh nung naglalakad tayo dito, bagong bukas lang to eh. Ang daming bukas na mga factory ngayon dito guys na nag-open.
dito yung mga binibenta ng forklift. So yan, jigit siya sa Korean. Ayan, mga binibenta nila guys. Dami guys, oh, isang tambak na ukay-ukay dun. Pinaporklift nila ay binabako. Ito guys, pumasok si Kabulolda dito sa loob. Hindi tayo pwede magtaga dahil makaka-copyright tayo guys. Wala guys, wala tayong mapili. Iba pa rin yung sa degot talaga. Tsaka dito guys, masarap pong maglakad. Lalo na pag ganitong kalapit na yung spring. Dahil talagang mag-enjoy ka at the same time, tipid na rin at saka exercise na rin. Oh, hindi lang pala ako nag-isa naglalakad guys. So may mga makakasalubong tayo naglalakad. Hindi ko alam kung mga Pinoy to, but more on mga ibang lahi to. Ayan sila. Ayan, Pilipino. Mga ano eh, alam nyo, mga parang mga Pinoy talaga. Oh, kabayan! Saan kayo? Saan kayo? Sa CS Korea. Ha? CS Korea, Songmari. Ah, matagal na kayo rito? Bago lang kami. Oh? Saan yung company nyo dyan? Sikapulol. Oo. Ikaw pala? Ah, oo. Ikaw pala? So guys, ito unexpected na pagkakataon. Nakilala ko yung ano, hindi ko siya kilala pero kilala niya ako nung naglalakad tayo si Kabulol ka, sabi niya sa akin. So nakapag-picture tayo guys at kasama na rin si, nakalimutan kong picture ang lahat. Yung nakakilala lang sa akin yung kinuha ko ng picture. Salamat kung mapapanood mo to, salamat sa kumuha ng picture sa atin. Pasensya na kayo, nawala sa isip ko na mag-group photo sana tayo. So ayun, nakakataba lang ng puso guys dahil sa maikling paraan, sa maikling pamamaraan ko ng pagbibigay ng simpleng impormasyon sa mga kababayan natin, may mga nakaka-appreciate guys. Kaya yan ang sinasabi ko guys, napakaliit lang na bagay ang hinihin ng truck. Kaya ito po yung sinasabi ko guys sa inyo, napakaliit lang na bagay talaga para sa iba. Ngunit sa ibang tao naman, napakalaki ng bagay yon. Talagang as in, napakalaking tulong sa kanila. Kung talagang meron kang kakayahan tumulong sa tao, gawin mo. Kahit sa pamamagitan lang ng pagbibigay ng mga simpleng idea, kasi maraming kababayan natin na nangangarap makapunta, nangangailangan ng mga katanungan, kasagutan sa mga bawat katanungan nila. So kagaya nila, pinagdaanan natin yung mga pinagdaanan natin, sa simpleng pamamaraan lang, napakalaking tulong na. Hindi ko lubos maisip talaga na sa ganitong ginagawa ko eh, may mga nakakakilala kay Kabulol kahit dito sa South Korea. Particular na nanonood sila sa Pilipinas. Yun, narinig ko kanina, sabi niya 3 buwan pa lang sila. So sana mapagtugumpayan nila yung journey nila dito sa South Korea. So ayun, tayo malapit nang umuwi. Sila mahaba-haba pa yung kailangan nilang bunuin. Yes, ito yung mga bundok ko. Ito, papunta na tayo dun sa pupuntahan natin. Malapit na lang, konting kembot na lang. So guys, ito yung indikasyon na talagang malapit na yung spring. Dati yung bundok na to, hindi mo makikita ganyan. Kulay puti yan sa kapal ng snow. So ngayon, tignan mo, unti-unti na nagkakadahon. Dati talagang tuyong-tuyo yan, parang yung mga puno nasa loob, ganyan-ganyan ang kulay ng mga puno dito pag winter. So ngayon, yun, medyo nagkakadahon na sila, tumutubo na. So meaning, malapit na tayong umuwi. Sa degot na tayo mga Kabulol. Ng mga mararaming klase ng mga gusto mong bilhin. Ukay-ukay, Lotto, Asia Mart, Halal Food, Filipino Store, lahat, pati mga plasticware kung may gagamitin ka, kaldero, kawali, nandito na lahat. Kaya madaming Pilipino at ibang lahi ang nagpupunta rito, dumadayo dito sa tuwing araw ng Sabado at Linggo, lalo na kapag malapit na yung mga okasyon, yung mga tsusok. Yan.
yung mga bilihan nila. So ngayon guys, andito naman tayo sa Worldmart. Yung mga foreigner, pasok tayo guys. Bilihan ng mga Pinoy food. So dito tayo mamimili guys ng tulad nito, luya para pag nagtitinola tayo. Mamaya na natin balikan to. So ito yung mga Filipino store dito guys, yung Filipino food na sinasabi ko sa inyo. Ayan, mga suka, sky flakes, lala. Gusto nyo magpanset. So try nga natin tong na tempura. Para lang ba? Saka siki, sardinas, Argentina guys. Andito lahat ng mga kailangan nyo guys. Pero hindi siya kompleto guys ha. Yung mga basic needs lang. Oyster sauce, star margarine. Sarap. Ayan. Itlog na mahalat guys. Ano to, bangus? 6,000. Ito yung pinamili natin guys. Guys, punta naman tayo sa Sing Sing Mart. Para diretso na yung pag-ano na natin ng taxi. So, dumadami na yung mga pupunta rito na mimili guys. So, pahirap pa na sa taxi mamaya nito. Nasa Degut tayo ngayon guys, Degut Saguri. So, dito rin napakadami nagpapaloan. Nangungutang sa mga bangko. Yan guys. So dito muna tayo pumunta ngayon guys sa Sing Sing Mart. Yan. Sing Sing Mart. So itong pinamili natin, iwan natin dito, bili tayo ng gatas. Kung ano pa yung mabibili natin dyan. Magka-taxi naman tayo. So iwan ko na lang dito yung pinamili natin guys. Safe naman to. Safe naman to, walang kukuha dyan. Ay, dyan ka muna. Ito yung sinasabi guys, naman loob ng baboy patay. Patay ng baboy, beaver's pig. Ito naman bibi to guys. Ang masarap na luto dito. Uri. Tama, ayan guys. Oh. Uri. So, bibili natin to guys. Ito. Dalawa.
Ito naman dugo. Bibili tayo nito. Tsaka tayo kukuha ng manok. Ito. Siyempre kukuha tayo yung nasa baba. Kasi yung mga nasa baba bago to. So yan pa. Pauwi na ako kabulon. So yung pinamili natin nandun sa likod ng taxi. So nakabili tayo ng bigas kasi wala masyadong mahabang pila dito sa waiting area ng mga taxi. Medyo umaga pa kasi pag medyo dumilim na doon na napakadami. So shout out talaga dun sa kababayan natin na hindi ko siya kilala pero kilala niya ako. Nanonood siya, solid viewers natin siya. So ito yung buhay guys. Pagkatapos namin na magtrabaho ng isang linggo, minsan Sabado linggo, hindi kami busy. So ito yung time na may oras kami mamalengke. Kung minsan na may pasok kami ng Sabado at linggo, doon lang sa pinakamalapit na Palguri, doon tayo namamalengke. So grabe ang bilis magpatakbo ni uncle ng taxi niya. So tumaas na rin yung bayad ng taxi dito dati eh. Nung unang salta namin dito 4,000 lang. So tumaas siya ng 5,000, tumaas siya ng 6,000. Okay, so bilis niya magpatakbo. So kung konti lang yung bibili niya, hindi ka naman masyadong mabibigat ha. Mas maganda maglakad talaga kasi nakikita mo ko yung mga iba nating kababayan na kilala natin, lalo na yung mga bagong dating. Napakadaming bagong dating dito guys. Pero kung mabigat, magta-taxi ka. Papunta, maglakad ka. So ayan guys, ang dami yung naglalakad. So malapit na ako, update ko na lang kayo guys pag nasa bahay na tayo. At abangan nyo doon tayo magsisalita guys. So yan, kakarating lang natin guys. So nagtaxi tayo. So ito yung mga pinamili natin. Yan ang pinamili ni Kabulol guys. So yan, nasa kulang-kulang ano na yan guys. 5,000 pesos sa pera natin sa Pilipinas. Yung bigas lang guys, nasa around ano na yan. 45,000, nasa 2,000 kulang-kulang na yan. 20 kilo lang. Diba ang mahal? Sa atin yung 25 kilo, nasa around 1.7 lang yata. 1,700. So yan, sabon. Tsaka yung mga grocery natin, tauge. Magluluto tayo ng tauge gulay. Tsaka mga biskuit, gatas, yan. Mga kinakain ni Kabulol sa oras ng trabaho ko. So, aakutin ko muna to guys. Yung mga pinamili natin ng pangmalakasan na to. So, matatagalan bago tayo pumunta na Sing Sing Mart ulit. Siguro kung pupunta man tayo sa market, sa mga malapit-lapit na lang dito, sa mga nalalakaran natin. So, ayan guys, pasok ko muna to. Ayan guys, kakapasok lang natin. Shoutout lang natin yung mga solid nating kabulol na lagi nanonood sa tuwing may mga bago tayong videos na gagawin. Dahil kakapasok lang ni Kabulol, gusto ko pong batiin at i-shoutout si Iron Sod. Pa-shoutout Kabulol, malapit na exam ko. Sa mga vlog mo, ako humuhugot ng motivation. Maraming salamat. Ingat ka lagi dyan, sir. Sana makapasa po ako. I hope and pray po, makukuha nyo rin po, makakapasa rin po. Kagaya namin, kagaya ng karamihan. Kung nakaya nila, alam ko, kaya nyo rin po. So, good luck po sa inyo. Shoutout po, ma'am Iron Sod. Ganun din kay Rita Obo, pa-shoutout Kabulol. God bless. Shoutout po sa inyo. God bless din po sa inyo. Rita Obo. At kay Jeremiah Lazaro.
Pa-shoutout po, Idol Kablol, God bless you always. Pagpatuloy mo lang ang pag-inspire sa mga kagaya namin. Nangangarap din makapunta dyan sa bansang South Korea. Keep safe po. Salamat. Salamat din po sa inyong tiwala kay Kablol. Lagi kayong nandyan, nanonood sa mga videos natin at nakakarating at umaabot po sa inyo yung mga mensahe na ninanais ko pong i-share po sa bawat isa po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa tiwala talaga. At kaya Marizan Ramiro, pa-shoutout po, mag-exam ako sa 17. Naway makapasa po sa exam in Jesus' name. In Jesus' name, kakayanin mo po yan. Kagaya na lagi ko sinasabi, mahirap man pero posible po. Wala pong imposible sa taong nangangarap at sa taong desidido at nagsusumikap. Magtiwala lang po tayo kay Papa God, huwag tayong makakalimot at umingi tayo ng guidance niya. Shoutout po Mama Maricel Ramiro. At kay Gemaline Bituin, Idol, pa shoutout po sa sunod niyong vlog. Isa po ako sa mga nangangarap, nagpuporsige makapag-work sa South Korea. Thanks po sa kaalaman, Idol. God bless po sa inyo, sabi niya. So God bless din sa Gemaline Bituin. Maraming salamat sa pag-susubaybay mo sa mga videos na ginagawa ni Kablol. At think positive lang, dapat lagi kang motivated at saka keep inspired. Lagi mong iniisip yung mga bagay na positibo. Yun din ang magiging resulta ng mga bagay na ginagawa natin. So magtiwala ka lang sa kakayahan mo at sa sarili mo. Kaya mo yan. At kaya Jimwell Anire, lupit na mga bars mo, hehe. Shoutout, sabi po niya. Salamat dahil mahilig si Kablol manood ng Flip Top. So shoutout sa iyo, Jimwell Anire. At kay Coffee Prince, shoutout po, salamat. Salamat din sa iyo, sir. Shoutout kay Coffee Prince. So, palagay ko, wala na. So, guys, sa tingin ko, ganito lang yung video natin dahil mag-aayos pa si Kablo ng mga napamili natin. So, ilalagay natin sa mga tamang lagayan nila. So, pang malupitan na to, mga siguro to, mga 4-2 weeks na to. Good 4-2 weeks na. Para hindi na tayo lagi lumalabas. At minsan kasi may pasok tayo na Sabado at Linggo. So, that's it for today, guys. Salamat sa pagsama niyo pong muli sa video ni Kablo sa araw na to. So, lagi po kayo mag-iingat, stay safe, at be motivated and inspired sa bawat bagay o iniisip nyo. Dahil maganda rin yung kahihinat na nung kalalabasan pag ganun yung iniisip nyo. Marami mang pagsubok, marami mang hadlang. Kakayanin mo yan. Hindi yan magiging hadlang sa mga pangarap mo. Basta mag-focus ka lang at targetin mo kung ano yung goal na gusto mong makuha sa buhay mo. So, magkita kita muli sa susunod na yung video. Sa mga bago, huwag niyo po sana kalimutan na mag-subscribe, ilik po yung notification bell, iput niyo po sa all para ma-notify ko po kayo every time na may bago po tayong videos na gagawin. So, bye-bye, anyo sa iyo, kita-kita po tayo muli sa susunod kong video.